Magandang umaga po sa ating lahat. As you know well, the Super Typhoon is coming. So now the typhoon is passing by the Bicol region. There is a signal, number 5. So this afternoon, maybe the Super Typhoon will arrive at the Manila. So we need to pray God will protect our church and our brothers and sisters. Okay, before we start, let's all pray. Bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Noong kami po yung mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo kami mula sa walang hanggang pagkawasak. In the Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po kami ay nagkatipon-tipon, kami na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesus ay nagsama-sama upang sama-samang makinig ng iyong salita at purihin ng iyong pangalan. Let us get more spiritual strength through the word of God. Nawa magkaroon kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let us understand what is the will of God and also please teach us how to live as a born-again Christian. Nawa maunawaan po namin ang kalooban ng Diyos at pakiusap, turuan mo kami kung paano kami dapat mabuhay. We know there are difficult situation because of the pandemic and also the typhoon. Alam po namin na meron pong mga kahirapan dahil po sa pandemya at sa parating na bagyo. We pray the Lord will protect our church and brothers and sisters from this super typhoon. Dalangin po namin na protektahan nawa ng Diyos ang aming mga kapatiran mula po sa super typhoon na ito. And also, we are praying for the youth Bible camp. From yesterday, we started this youth Bible camp. At dalangin din po namin ang aming youth Bible camp na simula po kahapon, ito po ay nag-umpisa. We pray many lost souls will be saved through the youth Bible camp. Dalangin po namin na maraming mga ligaw na kaluluwa ang maligtas sa pamamagitan po ng Youth Bible Camp na ito. Today, from the beginning of this Sunday sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Mula po sa umpisa hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Psalms 122. Tignan po natin sa awit, chapter 122, from verse 1 to 4, mula po verse 1 hanggang 4. Psalms, awit, 122, from verse 1 to 4. Awit, chapter 122, mula po verse 1 hanggang 4. Okay, babasahin ko po. Ako'y natuwa nang kanilang sabihin sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon, ang mga paa natin ay nakatayo sa loob ng iyong mga pintuan o Jerusalem, Jerusalem na natayo na parang lungsod na siksikan na inaahon ng mga lipi ng Panginoon gaya ng iniutos para sa Israel upang magpasalamat sa pangalan ng Panginoon. Okay, today we are going to think about this passage, especially, let us go into the house of the Lord. Kaya ngayon po pag-aaralan natin yung mga talatang ito, lalo na po dito, sinasabi, tayo na sa bahay ng Panginoon. If you look at the history of the Israelite, when they go up to the Jerusalem to worship the God, they were very close to God. Gaya po ng inyong alam, sa kanilang kasaysayan sa mga Israelita, kapag sila ay umaakyat sa Jerusalem, sila ay pumupunta doon sa templo, malapit sila sa salita ng Diyos. But when they stopped to go up to the Jerusalem, their faith also became corrupt. Ngunit kapag yung mga Israelita, sila ay hindi pumupunta doon sa Jerusalem, yung kanilang pananampalataya ay masama. In our Christian life, it is also same. When we continue to listen to the word of God and also to have a fellowship with God, we can have a ascending faith. Gayun din naman po sa atin na kapag tayo ay dumadalo sa fellowship at nakikinig ng salita ng Diyos, tayo din naman ay mayroong magandang pananampalataya. But
when we are far from the church, and also when we don't listen to the word of God very well, our faith also will become the descending. At kapag tayo naman po ay malayo sa Diyos at tayo ay hindi tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos ng mabuti, yung ating pananampalataya ay bumababa. If you look at the Judges chapter 1 verse 1, this verse started. When the Israelites fight with the Canaanites, they ask the God first. Kaya kung titignan natin sa Hukom chapter 1 na kung saan napakaganda po ng tinanong ng mga Israelita na nagtanong sila kung ano ba yung dapat gawin. Who shall be first to go up for us against the Canaanites to fight against them? Sinabi po nila, sino ang mangunguna sa amin upang kalabanin ang mga tao sa lupain ng Kanaan? Before they fight with the Canaanites, they asked God first. Kaya bago sila makipaglaban sa mga Kananeo, nagtanong muna sila sa Diyos. But if you look at the last chapter of the Judges, chapter 21, verse 25, in those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Kaya sabi naman po sa pinakahuling bahagi sa chapter ng mga hukom sa verse 25, ng mga araw na iyon ay walang hari sa Israel, ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Through this passage, we can understand in the Judges, when Israelite, at the first time, they had a good relationships with God. But the end of the Judges, chapter 21, they already left the God. Kaya sa pamamagitan nito, mauunawaan po natin na sa umpisa ng aklat ng mga hukom, nagtanong muna yung mga Israelita sa Diyos, ngunit sa bandang huli, sila ay napalayo sa Diyos. So today, we are going to think about what is the ascending faith, and also what is descending faith according to the Bible. Kaya ngayon po, pag-aaralan po natin kung ano po yung mataas na pananampalataya at ano ba yung mababang pananampalataya ayon sa Biblia. Before we get salvation, we were descending to the eternal destruction. Bago po tayo nagkaroon ng kaligtasan, tayo po ay patungo sa walang hanggang pagkawasak. If you look at Luke chapter 10, there is the parable of the Good Samaritan. Kung titignan po natin sa Lucas chapter 10, nandoon po yung talinhaga patungkol sa isang Samaritano. Yeah, a certain man went down from Jerusalem to the Jericho. Mayroong isang lalaki yung bumaba patungo sa Dead Sea mula doon sa Jerusalem. Jerusalem to Jericho. Sorry po, papunta po siya sa Jericho mula po sa Jerusalem. Yeah. So, we can understand Jerusalem is the city of God and Jericho is the city of destruction. Gaya po ng inyong alam, yung Jerusalem, ito yung bayan ng Diyos, at yung Jericho naman, ito yung bayan ng pagkawasak. Yeah, this story tells us, when we were born in this world as a man, we were sinner, and then we were supposed to go to the eternal hell. Kaya sinasabi po nito sa atin na noong tayo ipinanganak sa mundong ito, tayo ay ipinanganak ng mga makasalanan na patungo sa walang hanggang pagkawasak. That's why we were going down to the destruction. That is the descending. Kaya tayo po ay patungo o pababa sa pagkawasak. Yeah. Let's open the Bible, Luke chapter 10. Tignan po natin sa Biblia, sa Lucas chapter 10. Verse 30. Okay, babasahin ko po. Sumagot si Jesus, may isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan, hinubaran siya ng mga ito at binugbog, pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay. Yeah, here, from Jerusalem to Jericho, that means, from the higher place to the lower place, we are descending. Kaya sabi po dito na mula sa Jerusalem na mataas na lugar, pababa doon sa Jericho. Ibig sabihin mula sa mataas patungo sa baba. If we don't get salvation, we shall be destroyed. Kapag tayo ay hindi nakatanggap ng kaligtasan, tayo ay mawawasak. A certain man fell among thieves who stripped him of his clothing, wounded him, and then departed, leaving him half dead. May isang taong bumaba at nahulog sa kamay ng mga tulisan, hinubaran siya ng mga ito at binugbog, pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay. Yes, this is the appearance of ourselves
before we get salvation. Kaya ito po yung lumalarawan sa atin bago tayo naligtas. Yes, we were supposed to go to the eternal hell because of sin. Tayo po ay nararapat para sa walang hanggang impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Yeah. But the Good Samaritan, he helped this the person and then saved him. Ngunit itong mabuting Samaritano ay pumunta sa kanya at tinulungan siya. Yeah, Good Samaritan implies the Jesus Christ. At yung mabuting Samaritano, inilalarawan nito si Yesu Cristo. Yeah, we were saved through the blood of Jesus. Tayo'y naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Cristo. And after we get salvation, yeah, we should have a faith. We should have ascending faith. That means we should go up to God continuously. Kaya pagkatapos na makatanggap ng kaligtasan, kinakailangan ay meron tayong mataas na pananampalataya o dapat na ito ay lumalago. But there are some Christians, since they get salvation, still they are descending. Ngunit may mga Kristiyano na bagamat na nakatanggap sila ng kaligtasan, ngunit yung kanilang pananampalataya ay bumababa. If you look at the Bible, there is some examples of the descending faith. Kaya kung titingnan natin sa Biblia, meron po mga halimbawa na mababa yung pananampalataya. Look at the nephew of the Abraham, the Lot. He came out from the Ur with the Abraham, but he separated from the Abraham because of the some problem. Ito po si Lot na pamangkin ni Abraham. Parehas po silang lumabas doon sa lupain ng Ur kasama yung kanyang uncle na si Abraham. When the herd men of the Abraham and then herd men of the Lot, they fought. Yeah, they were separated. Nang mag-away po yung pastol ni Abraham at yung pastol ni Lot, sila po ay nagkahiwalay. Actually, the Lot, he followed Abraham and then he should follow the Abraham until the end because God was with Abraham. Sa katunayan, sinusundan ni Lot si Abraham at dapat sa katunayan, si Lot ay patuloy lamang na sumunod kay Abraham dahil kasama ni Abraham ang Diyos. But because of his desire, the Lot left the Abraham and then entered the city of the Sodom and Gomorrah. Ngunit dahil po sa pagnanasa ni Lot, si Lot ay humiwalay kay Abraham at kalaunan siya ay pumasok sa bayan ng Sodoma at Gomorrah. How was the life of the Lot since he entered the city of Sodom and Gomorrah? Kamusta naman yung naging buhay ni Lot simula nang pumasok siya doon sa bayan? His life was nothing to do with God. Yung kanyang buhay ay naging walang kinalaman sa Diyos. And also, he was not comfortable when he observed the corruption and the sins. At hindi siya mapalagay habang siya ay nananatili doon sa bayan dahil napagmamasdan niya yung kasamaan at kasalanan ng mga tao doon. Yeah, we can say this Lot is the example of the descending faith. Kaya sa pamamagitan nito, mauunawaan natin na si Lot siya ay halimbawa ng mababang pananampalataya. Yeah. And what about Samson? Paano naman si Samson? Let's open the Bible, Judges chapter 14. Tignan po natin sa Aklat ng Mga Hukom, chapter 14. Judges, chapter 14. Verse 1-2. Chapter 14 sa mga hukom, mula po verse 1 hanggang 2. Babasahin ko po. Lumusong si Samson sa Timna, at sa Timna ay nakita niya ang isa sa mga anak na babae ng mga Filisteo, at siya'y umahon at sinabi sa isa sa mga anak na babae ng mga Filisteo sa Timna, kunin niyo siya ngayon upang mapangasawa ko. Yeah. Now Samson went down to Timna from the Israel to the Philistine, Timna. Going down. Kaya si Samson po ay lumusong doon sa Timna at meron siyang nakita. Yeah, what happened? Because of the woman, Samson also, he was destroyed. Kaya ano po yung nangyari? Dahil po sa isang babae, si Samson ay nawasak. Yeah. So, in our Christian life, it is also same. We need to check whether we have ascending faith or descending faith. Kaya sa ating buhay Kristiyano, kinakailangan ay suriin din naman natin yung ating sarili kung tayo ba ay mayroong mataas o tumataas na pananampalataya o bumababa. Yeah. What is the
descending faith? What is the appearance of the descending faith? Ano po ba yung itsura o larawan ng isang tumataas na o umaangat na pananampalataya? Yeah. First, you will be far from the church. Kaya yung pagbagsak o mababang pananampalataya o yung descending faith, una, kayo ay hihiwalay sa iglesia. It does not mean the distance. Your heart will be far from the God. Hindi po ito umuukol sa layo o distansya, kung hindi yung puso, ito yung lumalayo sa Diyos. And also, you don't listen to the word of God diligently. At hindi kayo masigasig na nakikinig ng salita ng Diyos. And also, do not know what is the real purpose as a born-again Christian. At hindi nalalaman kung ano yung tunay na layunin bilang isang born-again Christian. Yeah, if you do not know the real purpose of your life, you will have a priority on the worldly things rather than spiritual life. Kaya kung tayo po ay magpapabaya, yung ating buhay Kristiyano ay mapapabayaan natin at hindi tayo magkakaroon ng maayos na buhay Kristiyano. Yeah. As a result, you will only pursue self-satisfaction. At bilang resulta, nanaisin nyo lamang yung inyong sariling kagustuhan. And also, as a born-again Christian, you will avoid to face any kind of difficulties in your Christian life. At bilang isang born-again Christian, iiwasan ninyo na magkaroon ng kahirapan o pagdurusa sa inyong buhay. And also, you don't want any kind of sacrifice for the Lord. At hindi nyo rin nanaisin na magsakripisyo ng anuman para sa Panginoon. If you have this kind of appearance in your Christian life, we can say you are descending faith. Kaya kung meron kayo ng mga ganitong bagay, masasabi po natin na meron kayong bumabagsak o bumababang pananampalataya. Okay, let's go back to the Psalms 122. Tignan po natin sa Awit, chapter 122. Verse 1, I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Ako'y natuwa nang kanilang sabihin sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. Israelite, all the male, they were supposed to go up to the Jerusalem 3 times a year. Para po sa mga lalaki, kinakailangan 3 beses sa isang taon, dapat silang umakyat doon sa Jerusalem. As you know well, in the days of the King David, Israel was very prosperous, and then they received so much blessing from God. Gaya po ng inyong alam, sa panahon ni Haring David, yung Israel, sila po ay masagana at sila po ay maraming bagay. And Israel became the very strong country. At yung Israel ay naging napakalakas na bansa. Because God was with the Israel. Dahil ang Diyos ay kasama ng Israel. Yeah, at the time, the Israelite, they were close to God and then they listened to the word of God. Anong panahon pong iyon, yung mga Israelita sila ay malapit at nakikinig ng salita ng Diyos. Yes, this is the result of the ascending faith. Kaya ito po yung resulta ng mataas o angat na pananampalataya. Yeah, here David also had a testimony. I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Kaya ito rin po yung patotoo ni Haring David ang sinabi po niya, ako'y natuwa nang kanilang sabihin sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. Yeah. They wanted to have a close fellowship with God. Kaya nais nila na magkaroon ng malapit na pakikisama sa Diyos. Nowadays, it is also same, right? Why do we need to attend Sunday service and also Wednesday service? Kaya ganyan din naman po sa panahon natin, bakit po natin kailangan na laging dumalo ng Sunday at Wednesday service? We are gathering here in order to listen to the God's word. Tayo po ay nagkakatipon-tipon dito upang tayo ay makinig ng salita ng Diyos. And we will get the spiritual strength through the word of God. At tayo ay magkakaroon ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yeah, like this, those who were attending to the church diligently in order to listen to the word of God, they will have a ascending faith. Kaya gayon din naman, kung tayo ay masigasig na dumadalo sa iglesia at nakikinig ng salita ng Diyos, tayo po ay magkakaroon ng angat na pananampalataya. We need to think about why God commanded the Israelite to go up to the Jerusalem 3 times per year. Kailangan pag-isipan natin bakit iniutos ng Diyos sa mga Israelita na 3 beses sa isang taon dapat silang umakyat sa Jerusalem. Let's open our Bible, Deuteronomy chapter 16. Tignan po natin sa Deuteronomio chapter 16, verse 16. Deuteronomy chapter 16, verse 16. Deuteronomio chapter 16, verse 16.
Okay, verse 16 and 17. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Tatlong ulit sa isang taon na ang iyong mga kalalakihan ay haharap sa Panginoon mong Diyos sa lugar na kanyang pipiliin, sa pista ng tinapay na walang pampaasa, sa pista ng mga sanlinggo, at sa pista ng mga tolda, huwag silang haharap sa Panginoon na walang dala. Bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya ayon sa mga pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Yeah, three kind of the feast. Number one, the feast of the unleavened bread. And number two, at the feast of the weeks. And number three, at the feast of tabernacles. Sa tatlong kapistahan, sa pista ng tinapay na walang pampaalsa, sa pista ng sanlinggo, at sa pista ng mga tolda. As you know well, the feast of the unleavened bread, it is connected with the feast of the Passover. Gaya po ng inyong alam, yung pista ng tinapay na walang pampaalsa, konektado ito doon sa Paskwa. Yeah. So, after the feast of the Passover, it will be started the feast of the unleavened bread for 1 week. Pagkatapos ng pista ng Paskwa, susunod naman, kinabukasan sa loob ng isang linggo, ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. As you know well, the Passover implies our salvation, right? We were saved through the blood of Jesus. Gaya po ng inyong alam, yung lumalarawan sa Paskwa, ito po yung ating kaligtasan na tayo'y naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. And what does it mean, the feast of the unleavened bread? At ano naman yung ibig sabihin ng pista ng tinapay na walang pampaalsa? Yeah. The leaven implies the sin. That's why, since we get salvation, we should be separated from the sin in our Christian life. Yung pampaalsa, lumalarawan ito sa kasalanan, kaya simula nang tayo makatanggap ng kaligtasan, dapat na tayo ay umiwas sa kasalanan. Yeah, that is the meaning of the feast of the unleavened bread. Kaya ito po yung ibig sabihin ng tinapay na walang pampaalsa. And then, what is the meaning of the feast of the weeks? At ano naman yung ibig sabihin ng pista ng sanlinggo? Yeah. Feast of the weeks and then feast of the Pentecost, it is also connected. Yung pista ng Sanlinggo at yung pista ng Pentecostes ay magkonektado rin. So feast of the weeks, 49 days, after that 50 days, that is the day of the Pentecost. Pagkatapos po ng 49 days na sa pista ng Sanlinggo, sa ika-50 araw, ito naman yung pista ng Pentecostes. Yeah, according to the Acts chapter 2, the Israelites, they received the Holy Spirit in the day of the Pentecost. Sa araw nga po ng Pentecostes, yung mga alagad, sila ay nakatanggap ng Espiritu Santo. Yeah. And the feast of the tabernacle, it implies this is the second coming of our Lord Jesus Christ. At yung pista naman ng mga tolda, ito po ay lumalarawan sa ikalawang pagdating ni Jesucristo. Yes, Israelite, the old male, they had to go up to the Jerusalem 3 times per year. Kaya 3 beses sa isang taon, kinakailangan na yung mga kalalakihan ng Israel, sila ay dapat na umakyat sa Jerusalem. Yeah. Think about the situation. In order to go up to the Jerusalem, they need to spend the time and also they need to spend the money. Kaya pag-isipan po natin, kapag sila ay kailangang umakyat sa Jerusalem, kinakailangan gumugol sila ng panahon, ng oras, at ng effort. But they went up to the Jerusalem. Why? In order to serve God. Ngunit kinakailangan o sila ay umakyat doon sa Jerusalem upang maglingkod sa Diyos. Yeah. Because there was the God's temple in Jerusalem and also there was the Word of God. Dahil nandoon yung templo ng Diyos at nandoon din yung salita ng Diyos. Yeah, in our Christian life, it is also same, right? Although it's very difficult sometimes to attend the church, but we should have a priority to listen to the God's Word. Kaya ganyan din naman po sa ating buhay Kristiyano kahit na napakahirap, ngunit meron tayong prioridad na makinig ng salita ng Diyos. Long time ago, I heard a testimony from the one sister who is very old. Matagal na panahon na po yung lumilipas, ako po ay nakarinig ng isang patotoo ng isang sister na siya po ay meron ng katandaan. Yeah, her age, I think more than the 70 years old. But in order to attend the church, she traveled more than 3 hours. And then she need to change the buses and then other vehicles the many times.
Yung edad po ng sister na ito ay higit 70 years old na, at para makapunta lamang sa church, kinakailangan po na bumiyahe siya ng 3 oras at dapat ay sumakay siya ng maraming beses. Because her house was located at a very remote area, and then the public transportation is very difficult. Dahil yung kanya pong tirahan ay nasa malayong lugar at yung transportasyon po sa lugar nila ay bihira lamang. Although it is a very difficult situation, she never absent to attend the Sunday service for more than 10 years. Kahit po na nandito siya, nasa ganitong klaseng sitwasyon siya na mahirap, ngunit kailanman siya ay hindi lumiban sa pagpunta sa church, at ito po ay ginawa niya sa loob ng 10 taon. Because she really desire the word of God. Dahil talagang ninanais niya ang salita ng Diyos. Let's open our Bible, Psalms 130. Tignan po natin sa awit. 130. Awit, chapter 130. Verse 5 and 6. Mula po verse 5 hanggang 6. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y naghihintay sa Panginoon, naghihintay ang aking kaluluwa, at sa kanyang salita ako ay umaasa. Sa Panginoon ay naghihintay ang aking kaluluwa, higit pa kaysa bantay sa umaga, tunay na higit pa kaysa bantay sa umaga. Yeah. I wait for the Lord, my soul wait, and His word I do hope. Through this passage, we can understand how much He desire the word of God, and also how much He desire the Lord. Kaya sa pamamagitan nito, mauunawaan natin kung gaano niya ninanais ang salita ng Diyos at kung gaano niya ninanais yung Panginoon. Yeah. So, nowadays, it is not different. If we have an ascending faith, we will really desire the Word of God. Kaya ganyan din naman po sa panahon natin ngayon, kung tayo po ay merong umaangat o mataas na pananampalataya, tayo po ay magnanais ng salita ng Diyos. Yeah, Israelite, they had to go up to the Jerusalem 3 times a year in order to worship God. Yung mga Israelita, kinakailangan 3 beses sa isang taon, dapat silang umakyat sa Jerusalem. When they continued to go up to the Jerusalem, yes, they had a good fellowship with God. And then they had a good relationships with God. Nung sila ay nagpapatuloy na umaakyat sa Jerusalem upang makinig ng salita ng Diyos, sila po ay merong maayos na pakikisama sa Diyos. But if you look at the history of Israel, King Solomon, he disobeyed the God's word and then worshiped the idols. Ngunit ayon po sa kanilang kasaysayan, si Haring Solomon, siya po ay sumaway sa salita ng Diyos at siya po ay nag-umpisa na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. That's why the United Nation of the Israel was divided, North Israel and South Judah. Kaya po yung iisang bansa ng Israel, ito po ay nahati mula sa South Judah at sa North Israel. So, to the North Israel, it was given to the Jeroboam, 10 tribes. Sa North Israel, ibinigay po kay Jeroboam yung 10 tribo. And the son of the Solomon only received the 2 tribes. At yung anak naman ni Solomon na si Rehoboam, nakatanggap siya ng 2 tribo. But the God's temple was in the Jerusalem, right? That's why Jeroboam worried about that. If the Israelite, all the male, they go up to the Jerusalem in order to worship God, maybe they will transfer to the Judah, South Judah, instead of the North Israel. Ngunit yung Jerusalem, ito po ay matatagpuan sa South Judah, at kaya nag-alala po si Jeroboam na kung yung mga Israelita na kalalakihan ay patuloy na pupunta doon sa Jerusalem, marahil ay kalaunan lilipat sila doon sa South Judah. That's why Jeroboam made the altar, set up the altar in 2 places. Where is the Bethel and then Dan. Kaya naman ang ginawa po ni Rehoboam, siya po ay nagtayo ng 2 dambana, yung isa matatagpuan doon sa Bethel at yung isa naman matatagpuan doon sa Dan. Let's open the Bible, 1 Kings chapter 12. Tignan po natin sa Unang Hari chapter 12. Verse 27 to 30. Unang Hari chapter 12, mula po verse 27 hanggang 30. Okay, babasahin ko po.
Kapag ang bayang ito ay umahon upang maghandog ng mga alay sa bahay ng Panginoon sa Jerusalem, ang puso ng bayang ito ay babalik sa kanilang Panginoon. Sa makatuwid ay kay Rehoboam na hari ng Juda, ako'y papatayin nila at babalik sila kay Rehoboam na hari ng Juda. Kaya't ang hari ay humingi ng payo at gumawa ng 2 guyang ginto. Sinabi niya sa kanila, kalabisan na sa inyo ang pumunta pa sa Jerusalem. Masdan mo, O Israel, ang iyong mga Diyos ay tagdala sa inyo mula sa lupain ng Ehipto. Inilagay niya ang isa sa Bethel at ang isa'y sa Dan. Ang bagay na ito ay naging kasalanan sapagkat ang bayan ay umahon upang sumamba sa harap na nasa Bethel at nagtungo rin sila sa Dan. Yeah. And he set up, Jeroboam set up the one in Bethel and the other he put in Dan. Now these things became a sin. Yeah. Because of this one, in the north Israel, they worshiped so many idols instead of God. Nagtayo po siya ng 2 dambana, una doon sa Bethel, ikalawa naman doon sa Dan. At sila po ay sumamba, yung mga taga-Israel, sa mga Diyos-Diyosan. Yeah. We need to think about this one very seriously because this is very serious problem. Kaya kinakailangan po pag-isipan natin ang bagay na ito dahil ito po ay talagang seryosong problema. Yeah. Jeroboam the commanded the Israelites do not go up to the Jerusalem anymore. Kaya inutusan po ni Jeroboam yung mga tao na wag na silang pumunta pa doon sa Jerusalem. And then he set up the altar in 2 places, Bethel and Dan. So from that time, the North Israel, they didn't go up to the Jerusalem anymore. Kaya nagtayo po siya ng 2 dambana doon sa Bethel at sa Dan at simula noon, hindi na po umahon patungong Jerusalem yung mga taga-Israel. Yeah, what happened? Because of this, Israelite, they became corrupt. Kaya yung naging resulta po ng bagay na ito, yung mga Israel, sila ay naging masasama. Yeah, they were far from the God. Sila po ay naging malayo sa Diyos. Nowadays, it is also same. Huh? When we have a Christian life, sometimes you might think, because of this situation, I cannot attend the church or I cannot join the fellowship. Yeah, there might be some excuses. Gayun din naman po sa ating mga buhay Kristiyano, minsan dahil sa ating mga sitwasyon, tayo po ay nagkakaroon ng dahilan upang hindi makapakinig ng salita ng Diyos o kaya naman mag-join sa fellowship. Yeah, because of the pandemic, we were not able to gather in the church for several months. Dahil po sa pandemya, hindi natin magawa na magtipon-tipon sa loob ng church. But after the pandemic, when the government allowed to gather some percentage of the members, what's the situation? Ngunit pagkatapos po ng mapahintulutan tayo ng gobyerno na magtipon-tipon yung ilang mga bilang, ano po yung nangyari? Of course, the majority of our brothers and sisters, they returned. Yeah, they are having a Christian life. Siyempre po, yung karamihan sa ating mga kapatiran, sila po ay bumalik at nagkaroon sila ng maayos na buhay Kristiyano. But there are some brothers and sisters who disappeared. Ngunit meron ding mga brothers at sisters yung nawala. Yeah, before the COVID-19, yeah, they attend the church and then they had a good Christian life. Bago po nagkaroon ng COVID-19, sila ay dumadalo sa iglesia at meron silang buhay Kristiyano. But after the pandemic, yeah, we cannot see them anymore. Ngunit pagkatapos ng pandemya, hindi na natin sila nakita kailanman. Yeah, if they have a sending phase, they will continue and then they will return to the Lord. Ngunit kung meron po silang umaangat o mataas na pananampalataya, sila po ay magpapatuloy kahit na anuman yung mangyari. Yeah. So, as like the Israelite, when they stopped to go up to the Jerusalem, yeah, they were far from the God. And nowadays, it is also same. Kaya yung mga Israelita, simula po nang tumigil sila sa pag-akyat sa Jerusalem, sila po ay naging malayo sa Diyos at gayon din po yung naging yung nangyari sa panahon natin. You know, Christian life, there might be many problems also, some situation, so that we cannot attend the church. Sa ating buhay Kristiyano, marahil mayroon ding mga problema upang hindi tayo makadalo sa iglesia. But those who have ascending faith, although he is in difficult situation, he will overcome it and then will continue the Christian life. Ngunit kung sino man yung mayroong mataas sa pananampalataya, kahit na ano man yung sitwasyon, ay ipagpapatuloy niya yung kanyang buhay Kristiyano bagaman mayroong problema. Okay, let's open the Bible. 1 Kings chapter 10. Tignan po natin sa Unang Hari, chapter 10. Verse 1. Verse 1. 1 Kings chapter 10 verse 1.
Unang Hari, chapter 10, verse 1. Babasahin ko po. Nang mabalitaan ng reyna ng Seba ang katanyagan ni Solomon tungkol sa pangalan ng Panginoon, pumunta siya upang kanyang subukin siya ng mahihirap na tanong. Yeah. The Queen of Seba, she came up from the Ethiopia to the Jerusalem. Yung reyna ng Seba, siya po ay pumunta sa Jerusalem at mula sa Jerusalem patungo sa mula sa Ethiopia patungo sa Jerusalem, ito ay malayong distansya. This queen of Ethiopia, yeah, she had abundant the things in as a queen. Ito pong reyna ng Seba, meron po siyang maraming mga bagay dahil siya po ay reyna. But she wanted to know what is the truth. Ngunit nais niyang malaman kung ano yung katotohanan. Yeah. That's why she visited Jerusalem in order to meet Solomon. Kaya po siya ay bumisita doon sa Jerusalem upang makilala si Solomon. At the time, it was a very long distance from the Ethiopia to the Jerusalem. Noong panahong iyon, ito ay napakalayong distansya mula po sa Ethiopia patungo sa Jerusalem. But she went up to the Jerusalem. Ngunit siya po ay pumunta sa Jerusalem. And also, what about Ethiopian eunuch according to the Acts chapter 8? At ayon naman po sa Gawa chapter 8, nandoon po nakasulat yung tungkol sa eunuch na taga Ethiopia. It is also same, right? From Ethiopia to the Jerusalem, he had to travel for a long distance. Kaya gayon din po mula sa Ethiopia patungo sa Jerusalem, ito ay malayong distansya. And he was in the very high position. At siya po ay nasa mataas na katungkulan. Because she had a great authority under the Candace, the king of the Ethiopians. Meron po siyang mataas na katungkulan sa ilalim ng pamumuno ng ni Reyna Candace. But in order to worship the God, he traveled a long distance from Ethiopia to Jerusalem. Ngunit upang makasamba sa Diyos, siya ay bumiyahe ng malayo mula sa Ethiopia patungo sa Jerusalem. Yeah, like this. Also, in our Christian life, if you really desire the word of God and if you really wanted to meet the God, yes, we should not stop to attend the church. Kaya gayon din naman po sa ating mga buhay Kristiyano, kung talagang nagnanais po tayo ng kanyang salita, tayo po ay magpapatuloy na dumalo sa iglesia. There are some examples of the ascending faith. Meron din pong mga halimbawa ng mga matataasang pananampalataya. What about the life of the Ezra? Ezra, yeah, he was staying in the Babylon. Paano naman po yung naging buhay ni Ezra na siya po ay nananatili doon sa Babylonia? He was a priest and also skilled at the law of the Moses. Siya po ay isang pari at siya ay dalubhasa sa kautosan ni Moises. But he decided to go up to the Jerusalem. Ngunit siya po ay nagdesisyon na pumunta doon sa Jerusalem. Yeah. Lesson of the Bible, Ezra chapter 7. Tignan po natin sa Ezra chapter 7. Verse 9-10. Ezra chapter 7 mula po verse 9 hanggang 10. Okay, babasahin ko po. Sa unang araw ng unang buwan ay nagsimula siyang umahon mula sa Babylonia at sa unang araw ng ikalimang buwan ay dumating siya sa Jerusalem sapagkat ang mabuting kamay ng kanyang Diyos ay nasa kanya, inilagak ni Ezra ang kanyang puso upang saliksikin ang kautusan ng Panginoon upang sundin ito at ituro sa Israel ang kanyang mga batas at ang mga tuntunin. Yeah, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to read and to teach statutes and ordinances in Israel. There was a great resolution in order to follow the God's will. Nagkaroon ng isang desisyon si Ezra upang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ezra was able to receive what he want from the king in the Babylon. Si Ezra natanggap niya yung kanyang kahilingan mula sa hari ng Babylonia. But he decided to go up to the Jerusalem in order to teach the word of God to the Israelites. Siya ay naglilingkod sa hari ng Babylonia, ngunit siya ay nagdesisyon na umakyat patungo sa Jerusalem para sa mga Israelita. We can say that Ezra had an ascending faith.
That's why he was not just staying in his comfortable things. Kaya masasabi natin na si Ezra meron siyang angat o mataas na pananampalataya, kaya hindi siya nanatili sa kanyang komportableng buhay. If you are trying to stay in the your situation, maybe you need to check whether you have ascending faith or descending faith. Kung kayo po ay nagnanais na manatili lamang sa inyong sitwasyon, marahil ay kinakailangan ay suriin ninyo yung inyong sarili kung meron ba kayong mataas o angat na pananampalataya. What about Nehemiah? Nehemiah also, he was a cupbearer in Babylon. Gayun din naman po si Nehemias na siya po ay tagapagdala ng kopa ng hari. He was in the very high position, but he abandoned those kind of the comfortable life in order to go up to the Jerusalem. Siya po ay nasa mataas na posisyon, ngunit binitawan niya po ito upang umakyat lamang sa Jerusalem. Nehemiah also had an ascending face. Kaya maging si Nehemias, meron din siyang mataas na pananampalataya. When he was trying to build up the Jerusalem wall, there was also disturbance from the enemy. Habang tinatayo nilang muli yung pader ng Jerusalem, meron ding mga sagabal sa kanilang ginagawa. But he did not stop it, and he overcame it, and finally, he was able to finish the construction of the Jerusalem wall. Ngunit hindi siya tumigil at kalauna nalagpasan niya yung mga sagabal na ito at naitayo nila yung pader ng Jerusalem. Like this, those who have ascending faith, although he faced some difficulties and trials, he will overcome it. Kaya kagaya po nito, kung meron po tayong tumataas na pananampalataya, kahit na anuman ang sitwasyon, malalagpasan natin ito. Let's open the Bible, Hebrew chapter 11. Tignan po natin sa Hebreo chapter 11. Verse 24 to 26. Mula po verse 24 hanggang 26. Hebrews chapter 11 from verse 24 to 26. Babasahin ko po. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises ay tumangging siya'y tawaging anak na babae ni Faraon na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan, kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. In the eyes of the man, the son of the Pharaoh's daughter, what is that? That is the prince, right? Prince of the Egypt. It is much better condition. Kaya sa paningin ng tao, yung anak na lalaki ng anak na babae ng Faraon, ibig sabihin isa po siyang prinsipe at kalaunan siya ay magiging hari. But what about the Moses' choice? Ngunit ano po yung pinili ni Moises? Verse 25 says, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasure of sin. Sabi po niya, kanyang itinuring na malaking kayamanan na magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto. Yes, we can say Moses also had an ascending faith. That's why he was able to give up those kind of the worldly things. Kaya masasabi po natin na si Moises meron din siyang mataas na pananampalataya, kaya po mas pinili niya yung magdusa kaysa sa mga makasanlibutang kasalanan. And also, while we are having a Christian life, sometimes we may face some difficulties or trials. At habang nagkakaroon din po tayo ng buhay Kristiyano, maaaring humarap din tayo sa mga kahirapan at pagdurusa. And then, sometimes we may fall down because of some problems. At minsan marahil tayo ay bumagsak dahil sa mga problemang ito. But what the Bible says, according to the Proverbs chapter 24 verse 16, for a righteous man may fail 7 times and rise again. Ngunit kagaya nga po ng sinabi doon sa Kawikaan chapter 24 verse 16, chapter 24 verse 16, sapagkat ang matuwid ay makapitong nabubuhal at bumabangon na naman, ngunit ang masama ay nabubuhal sa pamamagitan ng kasakunaan. Even the righteous man also fell down because some reason. But what is the difference? May fail 7 times, but rise again.
Kaya maging kahit na yung isang matuwid, siya ay bumabagsak, ngunit ano po yung kaibahan dito? Siya ay muling bumabangon kahit na makapitong ulit na nabubuwal. It is also same. We can fall down. We can be discouraged because of some reason. But we will rise again because we have an ascending faith. Kaya gayon din naman po sa atin, bagaman tayo po ay bumabagsak, ngunit tayo po ay bumabangon na naman dahil meron tayong mataas o tumataas na pananampalataya. If you look at Genesis chapter 34 and 35, there is the story of the Jacob. Kung titignan po natin sa Genesis chapter 24, makikita po natin yung tungkol kay Jacob. 34 and 35. Sorry po, Genesis chapter 34 at 35. Yeah. So, in Genesis chapter 34, there is the story, daughter of the Jacob, Dinah, she was raped by the son of the Hamor, the Shechem. Kung titignan po natin sa Genesis chapter 24, yung anak na babae ni Jacob na si Dina, siya po ay hinalay ng anak ni Hamor na si Shechem. Yeah. Son of the Hamor, Shechem violated her. Kaya yung anak ni Hamor na si Shechem ay pinagsamantalahan niya si Dina. Because of this, son of the Jacob, Simeon, and then Levi, yeah, they killed all the male of the in the city. Kaya yung ginawa po ng dalawang kapatid ni Dina na si Levi at si Simeon, pinatay po nila yung lahat ng kalalakihan doon sa bayan na iyon. But it was very dangerous situation because of this, all the Canaanites, they were trying to kill the Jacob's family. Ngunit isa po itong delikadong sitwasyon dahil yung mga Kananeo nais nilang gawa ng masama yung pamilya ni Jacob. But God commanded the Jacob to go up to the Bethel. Ngunit inutusan po ng Diyos si Jacob na pumunta sa Bethel. Let's open the Bible, Genesis chapter 35. Tignan po natin sa Genesis chapter 35. Verse 1. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng Diyos kay Jacob, tumayo ka, umahon ka sa Bethel, at doon ka manirahan, gumawa ka roon ng isang dambana para sa Diyos na nagpakita sa iyo nang ikaw ay tumatakas mula sa iyong kapatid na si Esau. Yeah. Then God said to Jacob, arise, go up to Bethel, and dwell there, and make an altar there to God, who appeared to you when you fled from the face of Esau, your brother. Yeah, we remember how much important place the Bethel. Kaya naalala po natin kung gaano po kahalagang lugar ang Bethel. Yeah, when he ran away from the Esau, at the time, while he was staying in the Bethel, He saw the God there. Habang siya ay tumatakas mula sa kanyang kapatid na si Esau, siya po ay nandoon sa Bethel. So God commanded, God said to the Jacob, arise, go up to Bethel and dwell there. Kaya inutusan po ng Diyos si Jacob na tumayo ka, umahon ka sa Bethel at doon ka manirahan. Through this passage, we can receive important lessons. When we face some difficulties or problems, where we should return. Kaya gayon din naman po, ibig sabihin po nito, meron po itong mahalagang mensahe para sa atin na kapag tayo po ay humaharap sa mga suliranin at problema, saan ba tayo dapat pumunta? First, we should check our salvation. How can we be saved? Una po, kailangan alalahanin natin yung ating kaligtasan. Paano ba tayo naligtas? Yeah. Through the salvation, we realize the love of God. Sa pamamagitan ng kaligtasan, naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos. And we were able to start our Christian life. At nasimulan po natin, nagsimula tayo sa ating buhay Kristiyano. Yeah, that is very important. So, when we face some difficulties or problems, we should return to the first place. Kaya napakahalaga po nito na kapag tayo ay humaharap sa mga suliranin at problema, kinakailangan manumbalik tayo doon sa dating lugar. If you look at Revelation chapter 2 also, God said to the Ephesian church, you left the first love.
Kung titignan din naman po natin sa Apocalypse chapter 2, kung saan sinaway ng Diyos yung iglesia ng Efeso, ang sabi po doon, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Let's open the Bible, Revelation chapter 2. Tignan po natin, Apocalypse chapter 2. Verse 4 and 5. Apocalypse chapter 2, mula po verse 4 hanggang 5. Revelation chapter 2, verse 4 and 5. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Yeah, here, you have left your first love. Remember, therefore, from here, you have fallen. Repent and do the first works. You should return to the first place. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisika at gawin ang mga bagay na ginawa mo noong una, kaya dapat manumbalik ka sa dating lugar. Yeah, God also commanded the Jacob, right? Go up to the Bethel. There is the first place the Jacob met the God. Kaya inutusan ng Diyos si Jacob na pumunta doon sa Bethel at doon manirahan dahil doon niya nakita ang Diyos. You know, Christian life, it is also same. Whenever we face some difficulties or problems, we should return to the first place. That means we need to check our salvation again. Kaya gayon din naman po sa atin na kapag tayo ay humaharap sa mga suliranin at mga kahirapan, kinakailangan balikan natin yung ating kaligtasan, alalahanin nito kung paano tayo naligtas. Yeah. So, those who have ascending faith, although we may fall down because of some problem, but we will rise again. Kaya gayon po yung mga mayroong mataas ang pananampalataya, bagaman mayroong mga suliranin at problema, ngunit tayo ay babangon muli. Okay, let's think about what is the appearance of ascending faith. Kaya mas pag-isipan pa po natin yung mataas o angat na pananampalataya. Let's open the Bible, John chapter 10. Tignan po natin sa Juan chapter 10. John chapter 10, verse 9. Juan chapter 10, verse 9. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Yeah, we can get our necessary things, especially spiritual things, through our Lord Jesus Christ. Ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Kaya sa pamamagitan ni Jesus Kristo, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. We should come to the Word of God diligently in order to have an ascending faith. Kaya kinakailangan magkaroon po tayo ng sigasig para sa Diyos upang magkaroon tayo ng mataas na pananampalataya. Yeah, as we learned, when the Israelites stopped to go up to Jerusalem, they became corrupt. Kagaya po sa mga Israelita, nang sila ay tumigil sa pag-akyat sa Jerusalem, sila po ay naging malayo sa Diyos. In our Christian life, it is also same. We should come to the God with sincerity and with a true heart. Kaya gayon din naman po sa ating buhay Kristiyano, dapat tayong lumapit sa Diyos na mayroong tapat at sinserong puso. Hebrews chapter 10. Tignan po natin sa Hebreo chapter 10. From verse 22 to 25. Mula po verse 22 hanggang 25. Okay, babasahin ko po. Tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi na at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay tapat at ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa.
Yes, according to this passage, first, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Kaya sabi po dito, tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya. Since we get salvation through the blood of Jesus, yes, we should draw near with a true heart in full assurance of faith for our Christian life. Kaya simula po na makatanggap tayo ng kaligtasan at nawisikan tayo ng dugo ni Hesus Kristo, dapat tayong lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan. Especially, we are living in the end of ages. Lalo-lalo na po na nabubuhay tayo sa katapusan ng huling panahon. That's why we should come to the Lord diligently in order to listen to the Word of God and also in order to have a fellowship. Kaya dapat po ay maging masipag tayo na lumapit sa Diyos at makinig ng Kanyang salita at sumama sa mga fellowship. Yeah. So, we need to check how much do I love the Lord. Kaya kailangan po nating suriin kung gaano natin minamahal ang Panginoon. Psalms 26. Tingnan po natin sa awit, chapter 26. Psalms 26, verse 8. Awit, chapter 26, verse 8. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. O Panginoon, mahal ko ang bahay ng iyong tinatahanan at ang dakong tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. Yeah. O Lord, I have loved the habitation of your house. Yes, this is the testimony of the truly born-again Christian. Kaya ito po yung patotoo ng isang tunay na born-again Christian. O Panginoon, mahal ko ang bahay na iyong tinatahanan. Chapter 27, verse 4. Tignan po natin sa chapter 27, verse 4. Okay. Basahin po natin, huli, sabay-sabay. 3, 2, 1. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon. Yeah, one thing I have desired of the Lord that I will seek. So, this is the testimony of the King David. Through this passage, we can understand how much King David, he really desired God. Kaya ito po yung patotoo ni Haring David at sa pamamagitan po ng talatang ito, mauunawaan natin kung gaano ninanais ni Haring David ang Panginoon. Yeah. So in our Christian life, it is also same. We should really desire the Word of God. Kaya ganyan din naman po sa ating buhay Kristiyano, kinakailangan naisin natin ang salita ng Diyos. Yeah. Let's open the Bible, Psalms 63. Tignan po natin sa awit, chapter 63. Verse 1. Okay, babasahin ko po. O Diyos, ikaw ay aking Diyos, hahanapin kitang maaga, nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa, ang aking laman sa iyo ay nananabik, gaya ng isang tuyo at lupang uhaw na walang tubig. Yeah. Truly, my soul silently wait for God. So, through this passage, we can understand how much he really wait for the Lord and desire the Lord. Kaya sa pamamagitan nito, mauunawaan natin kung gaanong ninanais at hinahanap niya ang Panginoon. If you look at Luke chapter 19, there is the story of the Zacchaeus. Kung titignan po natin sa Lucas chapter 19, nandoon po yung kwento patungkol kay Zacchaeus. Yeah, Zacchaeus, he was a chief tax collector. Si Zacchaeus, siya po yung pinakapuno ng mga maniningil ng buwis. In the days of the Jesus Christ, the tax collector was known as a sinner. Sa panahon po ni Jesus Kristo, kilalang mga makasalanan yung mga maniningil ng buwis. That's why the Jewish people, they despised those kind of tax collectors. Kaya nga like po, a harlot. Kaya nga po yung mga Hudyo, nilalapastangan po nila yung mga makasalanan ito kagaya po ng maniningil ng buwis para silang mga nagbebenta ng aliw. But this Zacchaeus, and he was a chief tax collector, and then he was very small. That's why when Jesus was passing by, he was not able to see him. Si Zacchaeus ay isang puno ng mga maniningil ng buwis at si Zacchaeus ay isang maliit na lalaki. At nung padaan na po si Jesus Cristo sa kanila, nais po niyang makita si Jesus. He really desired, he really wanted to see the Jesus.
Talaga pong siya ay nagnanais, gusto niyang makita si Jesus. That's why, although he was chief tax collector, he climbed the mulberry tree. Kaya nga po kahit dahil sa ninanais niya makita si Jesus, bagaman siya isang maniningil ng buwis, siya po ay umakyat ng puno. Yeah. Through this story, we can understand how much Zacchaeus, he really desired the Jesus. Kaya sa pamamagitan po nito, malalaman natin kung gaano ninanais ni Zacchaeus si Jesus. As a result, Zacchaeus, he was able to be saved. At bilang resulta nito, si Zacchaeus, siya ay naligtas. Yeah. We also should desire the Lord. Dapat din naman po nating naisin ng Panginoon. Isaiah chapter 26. Tignan po natin sa Isaías chapter 26. Verse 9. Okay, babasahin ko po. Kinasasabikan ka sa gabi ng kaluluwa ko, ang espiritu sa loob ko ay masikap na naghahanap sa iyo, sapagkat kapag nasa lupa ang mga hatol mo, ang mga naninirahan sa sanlibutan sa katwiran ay natututo. Yeah, here with my soul, I have desired you in the night. Yeah. So, we should understand, among the truly born-again Christian who really desire the Lord, he will be satisfied through the Word of God. Kaya sa pamamagitan nito, mauunawaan po natin na yung mga Kristiyano na ninanais ang Diyos, sila po ay masisihan sa salita ng Diyos. And also, those who have ascending faith overcome difficulties. At isa pa po, yung mga merong mataas ang pananampalataya, malalagpasan nila yung mga kahirapan. If you look at Leviticus chapter 11, there is the clean and unclean animals. Kung titignan po natin sa Levitico chapter 11, meron po doong malinis at maruming hayop. Among the insect also, clean thing and unclean things. Maging sa mga insekto, merong malinis at merong marumi. Among the insect, the locust is known as a clean thing because the locust, when he faces some obstacles or some barriers, he will jump over. Yung balang, isa po ito sa itinuturing na malinis na insekto dahil yung balang, kapag ito ay humaharap sa may sagabal sa kanyang daraanan, kanya itong tatalunan. Like this, born-again Christian also, when we face some problems, difficulties, we should overcome it. Kaya gayon din naman sa mga Kristiyano, kapag mayroong mga suliranin at mga problema, kinakailangan lagpasan natin ito. And among the fishes also, clean thing, the clean fish and unclean fish. At maging sa mga isda, yung mayroong malinis at mayroon ding marumi. Clean fishes should have scale and the fins. Yung mayroong palikpik at hasang, sila yung mga may malinis. Yeah, scales will protect from the attack. Yung palikpik at kaliskis, ito yung nagpo-protekta sa kanila mula sa pag-atake mula sa iba. And because of the fins, fish can go upward in the direction of the river. At dahil naman po sa palikpik, kahit na merong agos ng tubig, kaya itong harangin o suungin ng isda. Yeah. This means also, while we are living in this world, we may face a lot of difficulties and problems, but we can overcome it. Kaya gayon din naman po sa mga Kristiyano, bagaman meron tayong suliranin at problema, ngunit kaya natin itong lagpasan. Let's open the Bible, Isaiah chapter 40. Tignan po natin sa Isaías chapter 40. Verse 31. Mula po verse 31. From verse 29 to 31. Mula po verse 29 hanggang 31. Babasahin ko po. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan, maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mabubuwal, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila'y papainan lang na may mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Yeah, why should we desire the Lord? Because Bible says here, Isaiah chapter 40 verse 29, he gives power to the weak and to those who have no might, he increases strength.
siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan. Yeah. If we don't receive the word of God, we will lose the power. We will become very weak. Kaya kung tayo po ay hindi makakapakinig ng salita ng Diyos, tayo po ay manghihina. Although we face some difficulties and problems, we cannot overcome it. Kapag tayo ay humaharap sa problema at sa mga kahirapan, tayo hindi natin ito makakayang lagpasan. We have no power to fight this world. Wala tayong kalakasan upang labanan ang sanlibutan ito. But as long as you desire the Lord and then you are close to the Lord, God will give the power to the weak and to those who have no might to increase strength. Ngunit kung ninanais po natin ng Panginoon at kung tayo ay malapit sa Panginoon, siya ay magbibigay sa atin ng lakas, siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina at sa walang kapangyarihan, siya ay nagbibigay ng kapangyarihan. Yeah, verse 31, this is the appearance of the ascending faith. At yung sa verse 31, ito po yung lumalarawan sa mayroong mataas na pananampalataya. Verse 31, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila'y papailan lang na may mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Yes, we believe this word, right? Those who wait on the Lord shall renew their strength. Yeah, now we are in a difficult situation because of COVID-19, but we believe our Lord will give the power and the strength. Kaya ito po, dito po tayo mahawak na ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, kagaya po ngayon humaharap tayo sa kahirapan dahil sa COVID-19. Yeah. So, as a born again Christian who has the ascending faith, yeah, we need to distinguish what is the right. Kaya bilang mga born again Christian, sa atin po, kinakailangan suriin natin na bilang mga may mataas na pananampalataya, suriin natin ano yung tama sa mali. Proverbs chapter 15. Kawikaan, chapter 15. Proverbs chapter 15, verse 24. Kawikaan, chapter 15, mula po verse 24. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Para sa pantas, ang landas ng buhay ay paitaas upang sa syol na nasa ibaba, siya ay makaiwas. Yeah, the way of life wins upward for the wise. The righteous man will look up to the heaven, not on the earth. Ang isang taong matuwid, siya ay titingin sa itaas at hindi siya doon sa langit at hindi siya titingin dito sa sanlibutan. And also you will set up your mind on the heaven, not on the earth. At ilalagak ninyo yung inyong kaisipan doon sa langit at hindi sa mundong ito. Colossians chapter 3. Tignan natin sa Colossians chapter 3. Verse 1-2. Mula po verse 1 hanggang 2. Colossians chapter 3 verse 1-2. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3-2-1. Kung kayo ngay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Yes, set your mind on the things above, not the things on the earth. Those who have ascending faith, we should set our mind on the above, in the heaven, not on the earth. Ituon ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kaya yung mga taong merong mataas na pananampalataya, ilalagak nila yung kanilang pag-iisip doon sa langit. Yeah. So, although that we are in the difficult situation and then we face a lot of the problems, but we should remember we will not stay in this world forever. Kaya kahit po na umaharap tayo sa kahirapan at meron tayong mga problema, ngunit tandaan natin na hindi po tayo mananatili sa mundong ito magpakailanman. This world and then the worldly things are just temporary. Ang mundong ito at ang makamundong mga bagay ay panandalian lamang. We are looking for the invisible things.
which are in the heaven. Hinahanap po natin yung mga bagay na hindi nakikita, ito po ay nasa langit. As like the former Christians. Kagaya po ng mga sinaunang Kristiyano. Hebrews chapter 11. Tignan natin sa Hebreo chapter 11. Verse 16. Hebrews chapter 11, verse 16. Hebreo chapter 11, verse 16. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain sa makatawid ay ang makalangit. Kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang lunsod. Yeah. So, former Christians, they were like a stranger and pilgrims on the earth. Yung mga sinaunang Kristiyano, sila ay kagaya ng mga dayuhan at sila ay mga dayuhan sa mundong ito. Yeah, verse 13, right? So, they received the promise of God. Kaya yung mga sinaunang Kristiyano, natanggap nila yung pangako ng Diyos. And as the Bible says, verse 16, and now they desire a better, that is His heavenly country, not on the earth. Kaya kagaya po ng sinabi dito, ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain. Yeah, those have the ascending faith, yeah, they will look up on the heavenly things. And then they will not focus on the worldly things so much. Kaya yung mayroong mataas ang pananampalataya, itutuon nila yung kanilang pansin doon sa mga bagay na nasa itaas, doon sa langit at hindi sa mundong ito. So, as a born again Christian, we should go up. Huh? Kaya bilang born again Christian, kinakailangan po na tayo ay tumungo sa itaas. As the Bible says, our main chapter, the Psalms 122, verse 1, let us go into the house of the Lord. Like this, we should have a ascending faith. Kaya kinakailangan po, kagaya ng sinabi dito sa Awit chapter 122, tayo na sa bahay ng Panginoon. Dapat magkaroon tayo ng angat o mataas na pananampalataya. Although we are in the difficult situation, we should continue our sincere Christian life. And then we should have a ascending faith. Kahit na nasa mahirap na sitwasyon tayo at meron tayong problema, dapat ay magkaroon tayo ng tumataas na pananampalataya. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you so much for giving us this wonderful chance to learn the Word of God together. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay magkatipon-tipon. Today, we learned about what is the ascending faith according to the Bible. At ngayon po, napag-aralan po namin kung ano po yung mataas o angat na pananampalataya ayon sa Biblia. As a born-again Christian, let us have an ascending faith in order to desire the spiritual things. Bilang mga Kristiyano, nawa magkaroon kami ng mataas na pananampalataya at hanapin namin yung mga bagay na nasa itaas. Although we face some difficulties and problems, let us overcome it and then let us continue our sincere Christian life. Kahit po na meron kaming kahirapan at meron kaming mga problema, nawa malagpasan po namin ito. We are praying for the Youth Bible Camp so that many lost souls will be saved. Dalangin po namin yung amin pong Youth Bible Camp upang nang sa gayon, marami pong mga ligaw na kaluluwa ang maligtas. Please protect our church and brothers and sisters from this super typhoon. Pakiusap, protektahan mo po yung mga brothers at sisters mula po sa super typhoon na ito. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.